So hey bitches, so welcome back to my YouTube channel. So this is me, Joshua Pangilinan Salin, and welcome back again to another vlog. So for today's video, kung nakikita niyo yung background ko ngayon, meron tayong mga halaman version dito sa may pinakalikod. Then ayun, so for today's video nga is related siya sa halaman, and hindi katulad ng mga usual na content ko na ginagawa sa mga vlogs ko. So ayun, so for today's video, I will show you on how to propagate a Epipremnum aureum, or tinatawag na golden pothos. So ayun, yun yung mga na usual na nakikita nyo sa mga plantito at plantita sa YouTube, yung mga inaalagaan nila. So meron ako dito na dalawang klase na golden pothos, which is yung usual na golden pothos na maliliit tapos nakahang siya, yon. Tapos yung giant golden pothos. So ayun, actually hindi sila pareho ng pangalan, yung alam ko hindi sila pareho. Meron ako dito na dalawa, and ayan, kung nakikita niyo, ito yung giant, kaso baby pa lang yan, bagong branch pa lang yan. Tapos dito, tapos yon, yung mga golden pothos na yan is pwede siyang indoor plants, pwede din siya sa outdoor, pero mas maganda siya nung tignan sa pinakaloob ng bahay. Yun yung mga usual na ginagamit nila sa pan-design ng kanilang mga bahay. Sa mga gusto mag-minimalist design dyan, pwedeng gamitin yung golden pothos. Basta yung mga malalaki na leaves, maganda rin tignan sa loob ng bahay. Meron ako dito, ayan. Kung nakikita nyo, may pagkalanta pa siya, kasi yan yung rinipat ko kanina. And actually, hindi siya ripat. Parang linipat ko na siya sa pinaka-soil. So ayun, so before we start, so please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell below to notify you whenever I upload. And please don't forget to follow all my social media account, everything at Joshua Pangilinan Salin. So ayun, so without further ado, so let's get started. So ayun, meron ako na dito na naka-propagate siya. Nasa, ayun, kung nakikita niyo sa likod ko, naka-propagate siya sa tubig. Kasi meron tayong dalawa na two propagation na pwede, which is yung water propagation and yung soil propagation. So yung ano, yung prefer ko dito is yung water. Actually, depende sa pinakahalaman mo kung prefer niya is yung soil or yung mas prefer niya yung sa water. So ayun, in my case, based on my experience, mga 1 month old na siya. Ito, na hiningi ko sa kaibigan ko. 1 month old na siya, and linagay ko siya sa tubig. Papakita ko sa inyo. So ayan, kapag na, kung gusto niyo is lagay niyo agad sa pinakatubig. Yan kasi yung ginagawa ko na usual kapag meron akong halaman na hiningi ko, yung parang ganun, yung hiningi ko siya and galing siya sa lupa. Then kung gusto mo siyang patubuin or paugatin siya, pwede siyang ilagay sa tubig. Kasi ito, yung kinuha ko siya is wala pang masyadong ugat to. So then, ayun, gusto ko siyang iparamihin yung ugat. So linagay ko siya sa tubig kasi mas mabilis daw yung pagtubo ng golden pothos sa tubig, or mas mabilis yung pagpapaugat sa tubig kapag sa golden pothos. So ayan, kung nakikita nyo, ang dami ng ugat na malalaki, and meron dito na maliliit na ugat na galing sa dating mga ugat. Gets nyo? Saray! I'm lucky to say na meron siyang bagong suli. Ayan, yung dalawa, bagong suli yung mga yan. Actually, ito pa, bagong suli dati to, then lumaki na siya. Ayun, napakadumi. Hindi ko sinilang nalilinis. So, ayun. Yun yung first na golden pothos ko. And meron pa akong isa dito. Is magkatabay ko silang hiningi. Then, ito. Ito, dito ako nagka-problema nung una. Kasi, hinigay ko siya sa maliit na lalagyanan, yung maliit na butas siya. Meron siya maliit na butas lang. Kasi, kasya lang to, yung pinaka-stem niya dito. Yun lang, doon ko lang siya linagay. So ayun, napapansin ko is hindi siya tumutubo and, or hindi siya nagkakaroon ng ugat. So ayun, I decided to i-transfer sa medyo mas malaki na butas kasi baka nasa-suffocate din siya sa lalagyanan niya and wala siya masyadong oxygen na nakukuha. So ayun, linipat ko siya, then
I'm glad to say na meron na siyang bagong suli. Ito. Meron sa nang bagong tubo. Ang bilis niya tumubo ngayon and tignan niyo yung ugat niya. Ayan. Kasi nung linipat ko siya doon sa isa, is wala siyang kaugat-ugat. Then, nung linipat ko sa mas malaki na lalagyanan, is nagkaugat siya na mabilis. So, ayan. Meron siyang bago ngayon. Tapos yung bagong bukaka. Bagong tubo. Ito, ayan. And, maganda naman yung, ano niya, yung tubo nila ngayon. Kasi, ayan. Ganun lang yung ginagawa ko. Pwede sa tubig or pwede din sa pinaka lupa. Depende sa inyo kung saan nyo ilalagay kasi sa tingin ko mas mabilis tumubo yung golden pothos sa ano sa tubig gaya nito. Then kapag nagpaparami kayo ng golden pothos, tuturuan ko kayo kung paano sila or paano mag-cut ng golden pothos kapag gusto nyo paramihin or gusto nyo silang paugatin sa gamit yung leaves lang. So ayun, kung nakikita nyo, meron tayo dito na stem. Wait, pa ba ito? Meron tayo dito na stem dito, buo. Tapos kung nakikita nyo, may mga leaves dito. Ayan, kung nakikita nyo, may mga ugat-ugat dito. Ayan, pwede silang itubo yan. Pwede yung mga itubo yan. So ayun, kung gusto nyo silang paramihin, is i-cut nyo yung sa gitna ng between the nodes. Kasi yung tawag yata dito sa mga ganito, sa leaves is nodes yata. Tapos meron siyang space dito. Doon niya siya i-cut para may maugat siya na makuha. Same lang din sa ano next na gusto niyong putulin. Pwede niyo silang putulin dito sa gitna. Tapos ayun, para magka-leaves siya ng konti. Tapos may maliit siya na half inch or 1 inch na branch ganun. Para may makuha kayo na ugat dito. Pwede nyo rin siyang gamitin sa soil. Kung gusto nyo siyang i-direct sa pinaka-soil, pwede nyo silang gamitin din. So, ayun. Ganun lang yung water propagation. And by the way, ano lang, tips lang. Kapag nag-water propagation kayo is palitan nyo sila kapag kung nakikita or napapansin nyo na madumi na yung pinaka-water niya. Kailangan niya siyang ipalitan para maging fresh yung pinaka-water niya para mas mabilis din yung growth nila. So, ayun, yung napapansin ko naman is maganda yung growth nila. Ayan, yung mga ganyan na maliliit na golden pothos, maganda sila sa tubig. Then, yung next na golden pothos ko, which is yung giant pothos ko. Ito, noong una, ano siya, baby, ano pa lang yung mga to eh? Baby... yung baby stem pa lang siya eh kaya hindi siya ganun kagandang ilagay sa tubig. So nung pagkakuha ko is linagay ko sila sa tubig, linagay ko siya sa tubig, then naghintay ako ng almost 2 weeks yata. Ayun, hindi siya nagkakaugat unlike sa yung maliliit na golden pothos na yon, hindi siya nagkakaugat gaya nun. Nangyari pa is yung ito, ayan, di ba variegated yung mga yan. Yung pinaka-white niya is nasisira kasi nag-overwater yata, alam ko, kapag ganun. Kapag nabubulok yung pinaka-leaves niya or nagdidilaw siya, overwater yata yung ganun. Rinipat ko na siya sa pinaka-pot niya and ayun, I'm happy kasi hindi na siya na, ano, hindi na siya nasisira and meron siyang suli dito. Nung una ko pang kinuha is buhay pa. Then, nung dinagay ko sa tubig after 2 months, ay 2 weeks, is naging black to, kaya nasira. And ayun, nag-decide ako na baka may problema sa pinaka sa water niya kaya or hindi sila sanay sa tubig kaya linipat ko sila sa pinaka soil niya. So ayun, yung next meron pa ako dito is, so ayun, nag-repot ako kanina, papakita ko sa inyo yung clips dito na nag-repot ako. And nagbigay din ako ng tips na paano mag-repot ng halaman. Actually, hindi man... So, ano, disclaimer lang. Then, ito. Ang bigat niya kasi. Napakita ko sa inyo. Ayan. Ganyan sa kalaki. Sinaki siya ng mukha ko. Ganun ko sila. Ganun ko siya tinubo. And para hindi niya siya matulad dun sa una ko na golden pothos. So, papakita ko na lang yung clip kung paano ko siya rinipat. And nagbigay ako ng tips doon yung mga kung paano tumingin ng soil, ganun. So,
So yun guys, ito po yung giant golden bottles ko na kinuha doon sa kaibigan. So ito po yung iriripat natin ngayon or ililipat natin sa pinakapaso. So ayun, kasi mabagal kasi tumubo sa tubig yung una kong kinuha na bottles. And linipat ko siya, doon siya mabilis na tumubo. Kaya ililipat ko agad siya sa, ano, sa paso. So ayun, kung nakikita nyo, silaki ng kamay ko. Silaki siya ng kamay ko. So ito po yung ililipat natin. So ayun, sa kukuha lang po ako ng lupa. Then tapakita ko sa inyo yung ginagawa ko pag maglilipat ako ng halaman, yung mga halaman ko. So yun. A few moments later. So yun, ito na po yun, nakuha ko na lupa dun sa pinagkuhanan ko. Malapit sa pinagsusunugan ng mga ano, papel-papel, gano'n. Maganda kasi yung lupa dun sa gilid niya, sa may bandang side niya. So dun po ako kumuha ng lupa. And make sure na kapag kumuha po kayo ng mga lupa sa, or pag po nagre-repat kayo ng mga halaman, is make sure na itignan niyo po yung pinaka-soil niya kung natutuyo pa siya agad or hindi. So in my case, maganda naman yung nakuha ko na lupa. Parang may basa-basa pa siya. So ayun, kapag kasi yun, ano, kapag natutuyo yung agad yung lupa niya, parang namumuo yung, ano, yung pinakalupa niya. Mas mahihirapan na tumubo yung pinakahalaman. So make sure na titignan nyo muna yung pinakahalaman ay yung pinaka-soil kapag magre-repat kayo ng halaman. And one more thing, kapag kayo nagre-repat, yung halaman nyo is galing sa tubig, diligan nyo agad siya. And para hindi siya masyak sa pinakalupa na pinagre-repatan nyo, kasi baka masira yung pinaka-leaf nyo o mamatay yung halaman. So ayun, kung nakikita nyo, meron siya mga ugat dito, yung pinaka-stem nyo. Yun yung mga ugat. So ayun, tutubo naman yung mga yan. Dito kung gusto niyong i-cut ito, then pwede niyong itubo ito, and then itubo na siya. Then pwede naman din itubo yung dito kung i-cut yung dito, pwede siyang tumubo. Then, so yung gusto ko ngayon is dito ko siya itutubo, para mas malaki yung makita. So ito yung giant bottles ko na hinihingi ko doon sa kaibigan ko. So ayun, iriripat ko na lang siya dito. Ganyan lang ako mag-repat ng photos ko. Then, ayun, I hope na tumubo siya. Kasi di pa ako sanay mag, ano, di pa ako expert sa mga ganyang bagay. So, nag-research din lang din ako sa YouTube parang paano sila patubo. So, ganyan lang din ako mag-repat. So, thank you. Nagre-repat kayo, check nyo yung pinaka-soil niya kung prone ba siya sa water or dry siya sa ganun, para maalaman nyo kung maganda yun yung lupa. Pero mas prepare ko yung medyo watery siya. Basta i-observe nyo yung mga plants nyo. Kapag may nakikita ko na parang may nasisira or para nag-yellow ganun, check nyo yung mga soil nila. May overwater ba or dry siya. Try nyo mag-observe sa mga halaman nyo, para malaman nyo yung dahilan ng pagkamatay nila. At least marirevive nyo kung malaman nyo agad yung pinaka dahilan ng pagkasira ng leaves nyo or yung halaman, pagkamatay ng halaman nyo. So ayun, so that's all for today. So ganun lang ako mag-propagate ng golden pothos ko. Medyo mabilis lang. And
Ayun, sana may natutunan kayo this time yung mga tips ko. And one more thing, yung lighting, try nyo din ilagay sa maraming light or para yung marami silang nakukuha na lighting, mas maganda na mas marami silang na-absorb na light kasi para mas mabilis silang lumaki and tumubo. So ako, meron ako dito na bintana. May bintana ako doon. Doon ko sila tinatapat. Doon ko sila linalagay yung itong gold, ay yung giant photos ko na tayo. Doon ko siya linalagay. Then, yung mga usual na golden photos, doon ko sila sa taas linalagay. So, ayun. Ganun ako mag-alaga ng mga golden photos at yung mga halaman ko. Basta lighting, try yung i-check yung lighting, yung soil, kung maganda ba or hindi, and yung mga pests, try nyo silang i-observe yung mga yan. Basta i-check nyo lagi yung mga plants nyo kung para maging healthy sila and para dumami lalo and maganda silang tignan kapag lumaki. So ayun, ganun lang ako mag-propagate and mag-care ng plants. So before we end this video, so please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell below to notify you whenever I upload. And please don't forget to follow all my social media account, everything at Joshua Pangilinan Saling. So ayun, so it has been me, Joshua Pangilinan Saling, signing off. Bye-bye!